susunod na episode natin guys sa ating halaman sa bakuran, may pakinabang. Meron lang po akong i-share sa inyo ng mga tips about po sa mga karamdaman na tinatawag nating sakit sa puso. Karamihan sa atin, yan po ang parang kadalasang mga umiiral na mga sakit ngayon. Healthy tips lang po guys about po sa mga organic po na pamamaraan para po maglinis sa ating mga dugo. Kasi yan po ang unang-unang dahilan po sa mga sakit na taki sa puso or heart failure. Yan, panoorin nyo guys kung ano yung mga simple na mga healthy tips about nito. Na hindi po natin kailangan na gumamit ng mga malalim or matataas na uri ng gamot para lamang maibsan ang sakit sa puso. Panoorin nyo guys dito po sa ating halaman sa bakuran, may pakinabang. Here we go! Ang atake sa puso or myocardial infarction or MI ay isang seryosong emerhensiyang medical kung saan ang supply ng dugo sa puso ay biglang hinarangan, karaniwang ng isang namumuong dugo. Ang kakulangan ng dugo sa puso ay maaaring seryosong makapinsala sa kalamnan ng puso at maaaring mapangandib sa buhay. Karaniwang sanhi sa atake sa puso ay ang coronary heart disease or CHD, ang pangunahing sanhi. Ang CHD ay isang kondisyon kung saan ang pangunahing mga daluyan ng dugo na nagbigay ng puso ay nabara sa mga deposito ng kolesterol na kilala bilang mga flake. Bago ang atake sa puso, isa sa mga flake ang sumabog or rupture na sanhi ng pagbuo ng dugo sa lugar ng pagkalagot. Maaring hadlangan ng namumuong dugo ang supply ng dugo sa puso na nagpapalitaw sa atake sa puso. Ang oras na kinakailangan upang mabawi upang mula sa atake sa puso ay nakasalalay sa dami ng pinsala ng iyong kalamnan sa puso. Kung gaano kabilis ka bumalik sa trabaho ay nakasalalay sa iyong kalusugan, estado ng iyong puso at uri ng trabaho ang ginagawa mo. Nilalayo ng proseso na bawasan ang iyong panganib ng isa pang atake sa puso sa pamamagitan ng isang kombinasyon ng mga pagbabago sa pamumuhay tulad ng pagkain ng isang malusog na dieta at mga gamot tulad ng istatin na makakatulong upang mabawasan ang antas ng kolesterol sa dugo. Dahan-dahang ibalik ang iyong physical na fitness upang may pagpatuloy ang normal na aktibidades. Alamin ang higit pa tungkol sa pagaling mula sa atake sa puso. Mayroong limang pangunahing hakbang na maaari mong gawin upang mabawasan ang iyong panganib na magkaroon sa atake sa puso. Dapat huminto ka sa paninigarilyo. Magpapapayat ng sobra ang timbang o napakataba. Gumawa ng regular na ehersisyo. Ang mga matatanda ay dapat gumawa ng hindi bababa sa 150 minutes, 2 oras at 30 minuto ng katamtamang intensidad na aktibidades na aerobic bawat linggo, maliban kung pinayuhan ng doktor na nangangalaga sa iyong pangalaga. Kumain ng mababang taba, mataas na hibla ng dieta, kabilang ang mga whole grains at hindi bababa sa 5 ang bahagi ng prutas at gulay sa isang araw. Katamtaman ang iyong pag-inom ng alkohol.